Dati oh, gumagamit lang kami ng water pump. Umaani kami ng 80 cabans per hectare. Noong nagawa last year itong concreting nito, nag-increase kami ng hani na 120 per hectare. Kumunti yung gastos namin dahil hindi na kami gumagamit ng diesel. May kabuang 484 farmers ang nasaservisyohan ng irigasyon ng kumain mula sa 2 barangay ng Florida Blanca at 3 barangay naman sa Lubao. Umasenso yung hani namin, kaya hindi na kami nakakapag-utang ng malaki. Malaking tulong sa pamilya ko eh. Yun yung gamit ko sa bukid, yung fertilizer, binili ko na lang ng cash yan, hindi na ako nangutang. At nakabili po ako ng isang kalabaw at saka yung kaha ng tractor. Malaking biyaya na sa aming farmers irrigators itong nagawa nito. Mula nung pinatubo hanggang 2007, mayroon ng 15 years, hindi kami nakakatikim ng tubig nang gagaling sa irrigation. Sa kasalukuyan, isa sa prioridad ng National Irrigation Administration ang pagsasaayos sa mga irigasyon sa buong bansa. Ito'y dahil napagtanto nila ang malaking pangangailangan ng mga magsasaka na magkaroon ng ganito. Kami sa National Irrigation Administration will concentrate more on the restoration works. Based on our inventory, lumalabas na mayroon tayong 368,000 hectares na hindi operational, hindi napapatubigan, or sa madaling sabi, hindi natatanungan. Ang development cost per hectare dito, kung i-restore natin itong mga non-functional irrigation systems or facilities natin, medyo mababa. We are only in the average of something like 60,000 pesos per hectare. So that kung makarestore tayo ng 100 hectare or 1,000 hectares or 10,000 hectares, or kung fully restore natin yung 368,000 hectares na yan, i-multiply mo lang sa 60,000 pesos. So mababa ang development cost. Kapag may maayos na patubig, masagana ang ani at maayos rin ang pamumuhay ng bawat magsasakang nagsisikap at nagtitiis makapaghatid lamang ng pagkain sa bawat Pilipino. Kung kaya't puspusa ng pamahalaan na makapagbigay ng sapat na serbisyo.